Good morning, Sunday. As always, to God be the glory. Meron tayong pagsalusaluhan ngayon. No more long introduction. Merong dinala sa akin nung isang araw, pero ngayon ko lang nabigyan ng wastong panahon. Wala na tayong daldalan dito kasi ang gusto ng Solid Bashers ko ay straight to the point na raw diretso. Kung sa Cebuano pa, kamunalay pag ako. Kagaya na lang sa pelikula ni Fernando Po, sa simula magpabugbog-bugbog ng todo, pero sa ending siya pa rin ang manalo. So please, tapusin nyo na lang po ang bidyong ito para malaman nyo rin kung sino ang matalo dito. Huwag kayong magtaka at bakit paspas kayo akong istorya. I-replay nyo na lang kung may iksina kayong dili masabtan. Mayroong Opel Astra na lumapit sa akin. Hindi ko kayo biglain at syempre i-one-on-one kong i-explain para tayong lahat ay hindi naman mabitin. And now let's begin. At nang dumating na ako sa shop, sabi ng kasama ko na meron raw magpaayo. Akala ko ay bisik lang at nang tinanong ko si Daniel Padilla regarding sa concern sa tag-iya, mas mabuti raw na siya mismo ang mo istorya. Okay, sige, let's listen to him. Unsa day giingon sa tagiya ni Daniel Padilla? Magpurot-purot ang makina. Natanaw na nimo karon wala pa. Wala pa nimo matanaw. So ngayon mga kalbularyo, tingnan lang muna natin, i-try muna nating pandarin ang makina. Kita natin ang RPM needle natin ngayon na biglang tumataas at bumababa. So wala tayong nakikita na check engine light. Hindi po 'yan lumalabas. So tingnan natin doon sa makina at pakinggan natin ang andar nito kasi dito sa pointer ay halata na palyado. So talagang palyado ang makina ngayon. Kita naman natin dito mga kalbularyo na ang wire nito ay parang quick chow. Ayan oh. So ayan po. Girev ko na rev. Ayan po mga kalbularyo. Parang andito tayo ngayon sa kumpanya ng tubo. Okay. Dating gawi, unang yun sa basic, siyempre always check first fuses at release. Ganito talaga kadalasan atong masugatan. Usahay dili na yun ato masabtan kung unsa yun ang hinungdan o diin yun gikan ang suliran. At ngayon gisimhot-simhot ko na ang relay nito. At kung magtanong kayo, sobrang baho talaga pero medyo ako may kunting pagduda. At siyempre may halo na pagtataka kasi ang isa kong kasama na binansagan namin na si Vice Ganda, pirti man katawaa, kaya naisip ko baka nakautot lang siya. Kita natin mga kalbularyo at ngayon sobrang init oh. Ito po ang mga sintoma. So sa ngayon mga kalbularyo, itry lang muna natin itong palitan. Ito po ang pinaka-basic na troubleshooting pag ganito ang problema. Fast forward tayo, substitution rep, Daniel Padilla out, Derek Ramsey in. At ngayon hinayaan ko na lang si Daniel Padilla na sobrang galit kong makatingin. Pero wala musalir iyang diskarte, ug wala yun siya kaarte. Kay si LeBron James tumawag agad at nagtanong kung sino ba ang police on duty. As you can see, sinilip din namin lahat ang spark plug nito. Baka sabihin na naman ninyo na tanga ako. Alright, let's continue. Pati na rin ang throttle body, siniguro kong ipakita sa video para yung Solid Basher ko magkaalaman na talaga kung sino sa aming dalawa ang mas tanga. At ngayon ipakita ko sa inyo ang fuel pump pressure nito. Paalala lang po, pag di nyo alam ang ginagawa ko, huwag nyong gayahin ang moves ng inyong albularyo. Sa kapwa ko naman mekaniko, pag mag-ayos po kayo, huwag na huwag nyong ipulido para sa susunod na linggo magkita-kita na naman kayo ni Mr. Ninoy Aquino sa 500 piso. Okay, let's continue. Pagmasdan nyo mga kalbularyo, ano talaga ang problema nito? Ngayon humihina. Kanina malakas, ngayon humihina. So ito po ang mga sintoma mga kalbularyo pagsira na yung suction natin sa fuel pump. Ayan, kita nyo mga kalbularyo, halata yan, na problemado na ang fuel pump natin. Ito po ang fuel filter ng Opel Astra. So ngayon, ihuwad na ito ni, o makita na ito ni tanan mga kalbularyo kung gaano ito kalinis. Ayan oh. Ito po ang nasa loob ng fuel filter. Parang isang century na hindi ito pinalitan. So ito po mga kalbularyo, kita nyo. Yan oh. So ano kaya ang masasabi nyo dito? Yung mga basher natin dyan. Anong tawag natin dito mga basher? Pero kahit na mangbash kayo palagi kay albularyong mekaniko, pero sa totoo mahal ko pa rin kayo. Ayan po. So papalitan natin to. So made in United Kingdom. At ito naman ay
made in Philippines. Ayan. So ngayon mga kalbularyo, nagpalit na kami ng fuel pump at saka yung fuel filter. Pero napansin namin ngayon na may kaibahan talaga kumpara sa dati na hindi pa namin napalitan yung fuel filter at saka yung fuel pump. Pero hanggang ngayon mga kalbularyo ay meron pa talagang problema ang makina. Nagsishake pa siya. So next step natin ngayon mga kalbularyo ay titingnan natin yung timing. Kung wala bang problema ang timing nito. Kasi lahat ng mga wiring harness at saka yung mga sensor dito ay na-test na din namin. So gagawin natin dito mga kalbularyo, last option is titingnan natin ang timing. Pag hindi pa yan maaayos, i-suggest na lang natin sa may-ari na ipatimbang na lang natin to para magkapira pa siya. Okay mga kalbularyo, here we go. Alright. So ayan po mga kalbularyo, no? Nakita natin na ngayon na hindi yan nagkatumong yung timing mark. Ayan o. Parang sa Tagalog pa, pinagtagbo pero hindi tinadhana. So gagawin nyo dito para ma-align ninyo ang dalawang gear ng camshaft, gamit lang kayo ng tukog. So ngayon mga kalbularyo, kita natin ngayon na ang tukog ay hindi tatama sa timing mark. Ito, timing mark o. At ang isa naman ay nasa ibaba. Hindi tatama sa tukog. I-align natin to, itong dalawa. Kailangan na tatama yan ang timing mark sa tukog. Ngayon mga kalbularyo, tingnan natin. Kasi sabi ng kasama natin dito ngayon na okay na raw ang timing. So kita nyo ngayon mga kalbularyo na yung hindi tinadhana ngayon pinagtagbo na. So kita nyo mga kalbularyo na okay na ngayon ang timing natin. Ito na po mga kalbularyo, naikabit na namin lahat yung timing cover. So ngayon mga kalbularyo, tingnan natin kung naayos na ba ang pag-andar ng makina. At pag hindi pa yan maayos mga kalbularyo, surrender na po ako kasi wala na akong ibang paraan. Pero ngayon, titingnan natin ang andar mga kalbularyo at pakinggan natin kung gaya pa ba ng dati. Okay? Dito nyo malaman kapag mahirapan ako sa tumangkalisod. Ito po ay palaging nyong tandaan kapag gumamit na ako ng kandila at tinding dasalan. Ibig sabihin yan na sobra na akong nahirapan. Pero kapag ako ay inyong tingnan, parang wala lang. Pero sa totoo, sobra na akong gikulbaan. Napansin nyo ba ang isa kong kasama? Hindi ko alam ba't nagluhod-luhod din siya. Iwan ko baka ni Santi na iyang pagka-amnesya. Katulad ng dati, gamitan na natin ang aking orasyong Latin. Orasyon palumpayat di kamakurat, burikingking, burikongkong, burikangkang, halahayang tikongkong, tikangkang, kay hiloton ko imong piang. So ngayon mga kalbularyo, gagamitan muna natin ang kinilkig. Probin, antistida po ito. Hanggang ngayon iwan ko sa kasama ko ba't hindi pa siya tumayo. Nagsigi rabag doko-doko, ni aksyon kog kabalaka baka matuloyang maliso. At ngayon pinaalis ko na ang mga masasamang espiritu dito. At kapag di yun ni mo pahawa ang mga tonto, next step na gagawin ko, pasiritan ko sa ihi ni Piccolo. Ayan o. Napansin nyo mga kaalbularyo, hinawakan niya at giyog-yog-yod pag-ayo. Ganyan talaga ang mga aso, magpataka lang og pangihi. Pero medyo ipit ako dito kasi suot niya ang t-shirt ng albularyo. Okay, start, start! Fire, fire! Ayan! So ngayon po, problem solved. Robin, antistay na po ito ang kinilking natin. Ayan. Pakinggan niyo ang andar ng makina ngayon. Lahat ng mga espiritu na masasama ay pinaalis na natin. Narinig niyo naman na wala na yung buto-buto at yung mga palyar-palyar. Nawala na yung mga masasamang espiritu ngayon. Kita niyo mga kalbularyo ay very smooth na talaga ang andar ng makina natin ngayon. So maraming salamat sa inyong palaging panunood sa YouTube channel. At to God be all the glory.